Hey guys, it's Rita Galveri and welcome back to my channel. For today's video guys, we will be talking about the Vivo V21e. Yes guys, may utang ako sa inyo na gaming review. Kung maalala nyo, we did the unboxing and first impressions for the Vivo V21e and of course the Vivo V21 5G. And since nakita at napanood nyo na yon, it's time to talk about its little brother, the Vivo V21e. Unahin muna natin of course the pricing. Ang Vivo V21e is now available here in the Philippines for 16,999 pesos. Meron tayong dalawang kulay para sa Vivo V21e, the Diamond Black na meron tayo ngayon. Ayan siya, and meron pa rin siyang white vertical lines na hindi masyadong obvious sa ating camera ngayon. It is also available in Diamond Flare na maganda ang kulay guys. Actually, I originally wanted that color pero ito ang pinahiram sa atin, which is kinda sad but it's kinda growing on me already since madalas naman din akong makakuha ng mga colorful smartphones. So what are the key specs? Baka yung iba dito ay first time lang mapapanood ang Vivo V21e video ko. So, ito yung mga main specifications na meron tayo for this smartphone. The Vivo V21e has 6.44 inches of Full HD Plus AMOLED display. Meron din siyang Qualcomm Snapdragon 720G with Adreno 618 GPU na merong 8GB plus 3GB of extended RAM plus 128GB of internal storage. Other than those, that is of course also important is of course the battery life. Meron siyang 4,000 mAh of battery capacity and of course, a 33-watt flash charging. Unahin natin ang chipset na meron itong smartphone na to. It has the Qualcomm Snapdragon 720, which is actually not that new because we've been seeing it for the past few years already. We all know kung gaano siya ka-capable. And so far, sa mga smartphones na na-review ko na may ganitong chipset, hindi naman din niya ako dinisappoint. Sa mga hindi nakakaalam, lalo na if it's your first time na bibili ng isang Vivo smartphone, meron pong tinatawag na gaming mode. Not just the Vivo V21e, but almost all the Vivo smartphones. Pwede nating i-turn on ng ating gaming mode doon sa kanyang drop-down notification or kaya naman, pumunta tayo sa mismong settings. And then of course, you can customize it. Depende sa game na gusto nyong maging mas optimized pa, doon nyo syempre siya ilalagay sa list na meron tayo sa settings. So once na na-turn on na natin ng Ultra Gaming Mode, it will appear every time that you will be opening a new game. And ang placement nito ay nasa left side kung tayo ay naka-landscape mode. And then we can turn off, turn on, like for example, yung pag-receive ng calls, pag-receive ng text messages. We will be starting the gaming review guys, of course, from 100%. Full battery po tayo bago tayo nakapaglaro. And yes guys, I feel so legit now dahil meron na tayong temp gun. Actually, it's an infrared thermometer that we will be using throughout the gaming. And for the settings, tayo ay nakakonect sa Wi-Fi na located here inside the studio. So, gusto ko lang din na malaman nyo na hindi siya masyado talagang naka-apekto sa naging gaming ko. As usual, meron tayong 5 games guys na nilaro kanina. Meron tayong Genshin Impact, of course, Mobile Legends, Call of Duty, Asphalt 9, and PUBG. Before tayo mag-start ng game, gawin din natin ang ginagawa sa atin ng mga guard bago tayo pumasok ng isang establishment, and that is to do a temperature test. Nakakuha tayo ng 28.5 degrees Celsius na temperature and tignan natin kung tataas ito throughout the game. Para sa ating first game, of course, we will be playing our favorite Asphalt 9. Para sa kanyang visual quality, tayo ay naka-default pero ang kanyang maximum ay high quality. Again, isa sa mga game na lagi kong sinasabi na magandang subukan para malaman natin kung capable ang ating smartphone is, of course, to try Asphalt 9. Since tayo ay naka-default ang quality, maganda ang ating overall gameplay. It is optimized for the device. And kung makita nyo dito sa ating susunod na game, tayo naman ay naka-high quality na. And still, Asphalt 9 is playable sa ating Vivo V21e. Although may mga noticeable frame drops, pero hindi naman siya talaga deal breaker at makakasagabal sa inyong gameplay.
Now, para sa ating second game, tayo ay mag-Genshin Impact. Talagang mag-challenge ang ating Vivo V21e dito because alam naman natin na high graphic intensive game ito. I would suggest guys, kung tayo ay maglalaro, doon lang tayo sa kanyang default, which is the low graphics quality. Ito ang ating recommended settings para sa Genshin Impact dito sa smartphone na to. At kapag tinaasan natin ang kanyang frame rate to 60 FPS, iinit ang ating smartphone. Sigurado ako dyan guys, dahil nangyari yan sa akin kanina. And since tayo ay naka-default lamang sa kanyang graphics quality, nag-enjoy ako sa ating overall gameplay. Wala akong na-experience na overheating issue. And I would say, nakatulong at nag-improve ang aking gameplay unlike nung nauna. Siyempre, tinest natin ang temperature ng Vivo V21e after playing Genshin Impact. And guys, katulad ng sinabi ko, hindi masyadong naka-apekto yung settings that we applied on Genshin and partida, 28 minutes na tayong naglalaro, which is actually not bad, lalong-lalo na nat sunod-sunod nga tayong naglaro ng tatlong games. Ngayon, para sa ating pangatlong game, which is the Mobile Legends. And para sa game na to, actually maganda ang ating gaming performance. Pero ito ay na-experience ko lamang doon guys sa umpisa. Let's just say 3 games ng Mobile Legends, tapos medyo uminit na yung ating phone. Lalong-lalo na ang ating graphics quality ay naka-high. So I would suggest guys na mag-medium tayo para dito sa Mobile Legends kung tayo ay maglalaro ng magdamagan. Now, para sa ating susunod na game, tayo naman ay maglalaro ng Call of Duty. Alam nyo guys, ikukwento ko lang ano, hindi ako magaling sa paglalaro ng Call of Duty sa lahat ng games na lalaroin natin ngayon. But since maraming nagre-request nito, ipapakita ko pa rin siya sa inyo. Para sa ating settings, tayo ay naka-high para sa graphics quality at tayo naman ay naka-maximum para sa kanyang frame rate. For this game, actually nag-expect ako na iinit yung ating smartphone dahil nga halos mag-iisang oras na tayong naglalaro. Pero, nakakatawa dahil hindi naman uminit ang Vivo V21e, although in terms of its quality and smoothness ng ating gameplay, I would say na hindi naman siya disappointing pero hindi rin naman siya gaanong impressive. By the way, tayo ay naka-multiplayer mode dito sa Call of Duty and okay naman ang response overall nung ating game, which is okay na okay guys, lalong-lalo na isang FPS game ito. And I made sure guys na yung game ay responsive at nagre-react naman siya agad every time na tayo ay pipindot. Now, para sa ating huling-huling game, tayo ay maglalaro ng PUBG. Para sa kanyang settings, tayo ay naka-HD. Yun ang kanyang graphics. At para naman sa kanyang frame rate, tayo ay naka-high. For this game, I am expecting na iinit na yung ating phone dahil lagpas isang oras na nga tayong naglalaro. Siyempre, pang huling-huling game ito at hindi naman din masyadong nakapagpahinga yung ating Vivo V21e. But surprisingly, hindi uminit at tolerable ang temperature ng ating smartphone. So masasabi ko na okay din ang kanyang thermal management. Okay na okay ang phone, lalo na sa game na to kung kayo ay casual gamer, pero kung kayo ay competitive gamer, babaan na lang natin ang ating settings para mas ma-enjoy nyo siya. After almost 2 hours of consecutive gaming, I was able to get 33.2 degrees Celsius of temperature, which is nag-maintain naman simula nung huli tayong nag-test ng temperature niya. And after all those games, we are left with 78% and tayo ay nakapaglaro for 110 minutes. So yes, that's it guys for our gaming test. Actually no, I kinda expected na magiging capable ang Vivo V21e sa ating mga lalaruin na games. Sa battery talaga ako na curious ng konti dahil again, 4,000 mAh lang ang meron tayo dito. Syempre, it's a phone na magaang, manipes, so expected nyo na mas magiging maliit yung kanyang battery life. Syempre, maliit ang battery inside. By the way, wala rin po siyang higher refresh rate unlike yung big brother niya na Vivo V21 5G. Ang Qualcomm Snapdragon 720G, again, it's a very well-optimized chipset that is being used sa mga mid-range smartphones natin. Now, would you suggest and recommend the Vivo V21 5G 1E
for us gamers. For a gamer perspective, guys, ang Vivo V21e, capable naman ng kanyang chipset. It's just that, for the price of 17,999 pesos, I feel like you're gonna look for more. Lalo na kung yun lang talaga ang habol nyo dito sa smartphone na to. Pero ito lang naman din ang sa akin. Gaming-wise, hindi lang naman din siya doon okay ang performance. It also has other factors na pwede nyong i-consider, just like having an AMOLED display, 3GB of extended RAM ang meron tayo dito. So, meron talaga kayong backup in case lang naman na nag-heavy multitasking kayo at hindi kinakaya ng smartphone yung ginagawa nyo. The set of cameras are actually good. And fourth is of course yung kanyang 33W fast charging. Pag pinagsama-sama natin yung specifications na yon, maja-justify nyo na yung kanyang price. And I must say, maganda naman ang Vivo V21e for an all-around smartphone, hindi lang for gaming. So yeah, that's it guys. Again, uulitin ko, it's priced at 16,999 pesos and will be available sa mga Vivo retail stores, even in Lazada and Shopee. And the pre-order promo was extended for the Vivo buyers. All details will be put down below. And gusto ko lang din sabihin that we still have an ongoing giveaway here on YouTube and of course sa TikTok account natin. Again, it's your Tagal Mary and see you on my next video. Bye guys!